So, magandang araw sa inyo. Ako ay mayroong natutunan bago. And ito yung share ko sa inyo. So, kung makikita nyo yung aking screen, ito yung aking sample design sa De La Rosa Transit. So, sa mga naglalaro na Euro Simulator 2, Euro Truck Simulator 2, so ito pwede. Ituturo ko sa inyo ano yung mga basic no para magkaroon kayo ng Philippine bus skin na ikay kayo mismo mag-design. Okay, simulan na natin. Okay, paano siya sisimulan no? So siyempre, kailangan muna natin ng application na ginagamit. So close ko muna 'to. So kailangan niyo muna mag-download ng ganito, paint.net. Ilalagay ko rin sa description is yung link niya para ma-download nyo ito. Ito yung free lang naman to. So, kailangan natin to para mabuksan natin yung design or skin ng bus na babaguhin natin. So, ayun yung una. Pangalawa, so, kailangan nyo muna mag-download ng MOD or mode na skin. Ilalagay ko rin dito sa description ng video na to para ma-download nyo. And, pwede nyo na rin din yung gamitin. So marami pang iba diyan pero ito yung ano to unang una basic no. So meron ako mga nilagay pero disregard niyo muna yan. So i-backup ko lang to para ano hindi kayo malito. Skip muna natin kasi gamit ko yung CS. So ito. Actually ito pala yung kailangan niyo i-download. So mamaya ilalagay ko siya. Then in-open ko lang siya. Then yung third na kailangan nyo install is yung tinatawag na itong CZip. Ilalagay ko rin to sa tawag dito. Itong CZip na to, ilalagay ko rin to sa inyong sa aking na video description para i-download nyo kung wala pa kayo para ma-open natin is yung existing na mode ito. Ma-open natin yan. So, ang gagawin natin, i-right click natin itong mode na .sec, SCS pala, sorry. SCS, no? Open, itong 7-zip, no? Open archive. So, yan. Open archive. So, dito naman sa vehicle, truck, then makikita nyo kung ano yung mga skins or sample dito mayroon. Ito, yung mga .dds, yan yun. So, isa mong way para mas mabilis mo siya mabuksan, ang ginawa ko ganito, i-backup ko lang to. Kasi ito yung aking ginagamit. So, right-click natin tong .scs. So, para ma-open natin, extract natin dito. Extract to Marco Polo. Yan. Yan. Tayo natin ma-extract. Para mabuksan natin yung mga ibang skin. No, okay. Then next, dahil na-open natin to, ito yung folder natin. Yan. Ito yung pinaka-link niya. Ito pala, sorry. Yan. So, kung makikita nyo yung path na yan. So, bubuksan natin yan dito sa ito, paint.net. So, open file natin. Copy niya lang yung link na URL. Open. So, yan. Makikita niya ito yung mga skin. Di ba? Paano natin ito makikita? Ito yung ginawa ko kanina. Yung paint00.dds sa De La Rosa. Yan. Paano natin yan mabubuksan dun sa ano? Para matesting natin ito. So, pumunta muna ako sa truck dealers. Send access mode dealer. Ito, open ko. Click lang natin to. Customize configuration. Yan. So, pagka-click nyo dito, hanapin natin yung skin. Ito ba yun? Hindi ata. Ito. Yun. Yan. So, yun. Ito, na ito yung Agua Abranca. Yan. Ito yung mga skin na yan. So, marami mga skin yan, no? Pero siyempre, ang goal natin is gumawa tayo ng sariling skin. So, ito yung aking ginawa. So, nakikita nyo na. So, balik tayo doon sa paint.net. Ay, sorry. Open ulit natin.
Marco Polo, Bicol truck. 'Yon. So ito, 'di ba? So hanapin natin ito, yung Agua Branca. So ito yung kanina. Paint 04. So kunyari kuha tayo ng sample dito. Yung pwede natin mapalitan. Okay, ito siguro. Yan. So, nakuha na natin siya. So, ito yung tekniko para mas mabilis natin siya ma-design. Pero ito, nire-recommend ko ito sa mga marunong mag-Photoshop or medyo magaling sa designing o any application na ginagamit nyo na magaling kayo sa designing. Pero kung gusto mo magpagawa sa akin, okay lang naman. I-PM mo lang ako. Lalagay ko din yung Facebook ko para mas madali mo akong ma-chat. Pero siyempre, donation lang, any amount na I will accept. No, kasi hindi naman madali talaga mag-design. So, pero any amount. So ito, gagawin ko snipping tool ko muna. So kailangan saktong-sakto 'yan eh. Ay hindi, sorry, mali pala. Sorry. Ito pala yung technique ng bago na laban. I-file niyo lang 'to, i-save as niyo lang. Save as din ilagay niyo lang dito sa labas ng Euro mode. Yan, ilagay nyo. Paint, yan. Huwag nyo nagagalawin yan. So, save nyo na lang. Save nyo that PNG. Yan, PNG nyo. Yan, okay nyo lang. So, nakasave na siya as PNG. Ngayon, ito ang gamit ko na Photoshop. CS3 lang. Photoshop na portable na CS3. Kasi hindi ko naman ako sobrang galing mag-Photoshop. As in basic lang talaga ang tutunan. Hindi ko naman kailangan ng bonggang-bongga. So para iwas na yung kwento, simulan na natin. So open lang natin yung documents. To, so ito yung nasa labas na siya, no? PNG. Bakit PNG? Kasi PNG yung binabasa lang ni Photoshop. Hindi siya nakakabasa ng direct ng .dds. So open na natin. So yan, na-open na natin siya. So kung magaling ka sa Photoshop, ang laking advantage sa ito. Kasi pwede kang gamitin ito kung maging papagawa sa'yo. Ganun din, donation lang para hindi masyadong mabigat yung mga tao o may malaki. Baka kasi pagkakitaan, pero share lang tayo. So yan, gagawin ko siyang red. So naka-red na siya. Then, kunyari ito, papalatang ko lang ng pangalan. Ay, sorry. Ito. So, yan. Wala na yung pangalan niya. So, gagawin ko siyang red. Madali lang. Hindi nga ako sobrang galing mag-Photoshop. Pero, basic lang alam ko. Yan. So, palitan natin siya ng pangalan ng aking YouTube. By the way, kung hindi naman tawag dito, kung okay lang naman, pa-subscribe naman. Yun na lang, okay na sa akin. Ayan, Inyo knows. So, yan, okay. Then yung kabila naman, palitan natin ang kulay, gawin nating red. Yan. So, tanggalin ulit natin to. Paint lang natin. Yan, so wala na. So, Inyo knows, copy ko lang to. Kung nahihirapan ka sa Photoshop, no, dahil meron kang gustong design, PM mo na lang ako. Willing naman ako gawin, pero donation na lang, siyempre. Any amount, siyempre. Medyo mahirap din and medyo matagal. Okay, so ito na. Nagawa na natin. Ito lang muna para makita natin. Save muna natin. Ganun pa rin, .png. Ito, replace lang natin. Okay. So, pwede na natin to i-close. Yan. Then, yung kanina, di ba nandito siya? So, pwede na natin to i-close. Then, open ulit natin. To, PNG. Then, pupuntahan ulit natin yung kaninang in-open natin. Sorry. To, open. Punta ka sa mode na itong folder na binuksan natin. Then, Bicol truck. Yun.
So hanapin natin tong kanina. Ito, si Paint02. Ayan. So naka-open na siya. Ito yung ginawa natin. Tandaan nyo ha, mababagalan ko lang. Ito yung ginawa natin na PNG. Yan. Control A sa PNG na ginawa natin. PNG ah. Then punta ka dito sa .dds na file. Then ipipaste nyo lang. Ipipaste nyo. Then si save. Bakit? Kasi para mapalata natin yung value ng .dds. Open ulit natin kung nabago na siya. Doon ulit. Yan. Ito ulit yung file. Yan. I-post nyo na lang para kung mabilis man ako. So, yan na. Nakalagay na siya. So, isi-save na natin siya doon sa mismong game. Pero, make sure na naka-off lang yung itong games nyo. So, ay. Ito lang. Paano ba may exit? Eh, sorry. Confirm nga pala. Okay na. So, punta na tayo dito. Quit na natin. So, yun na. Papalitan na natin. Close na natin itong paint na to. So, ito. Dito ulit tayo sa .scs. Open. 7-zip. Open archive. So, puntahan natin yung vehicle, truck, ito ba yun? Yan, di kabila. Ito, new. Then, nakikita, puntahan natin yung folder kung saan natin binago yung .dds natin. Sana hindi kayo malito, no? I-post nyo na lang. Ito, hanapin natin si Paint02. Ayun, so ito yung date natin, 327. 327 ngayon. So, ito yung na-update natin. Ika-copy nyo lang niya. Copy. Then, pupunta kayo dito sa labas ng ito, sa may labas na ito. Paste lang natin yan. So, ito na yung .tds. So, kanina, in-open natin tong .scs. So, ito na siya. So, hanapin natin si paint02.dds. Yun. Ay, sorry. Hindi pala yan. Sa baba pala ito. Paint. So, ang gagawin nyo, idadrag nyo lang papasok itong si .dds na sa nabago. Idadrag nyo lang. Yan. Then, tayo nyo lang. Then, close nyo na. Yan. Para matesting, open na natin yung ating Eurotruck. Yan. Tayo natin. Kung mabilis man ako, i-post nyo na lang. Kung may tanong kayo, kalagay nyo lang sa comment box. Yan, continue. Ito, tingnan natin ang ating access mode. So, ito. Customize configuration. So, ito sa may taas. So, hanapin natin yung ginawa natin kanina. Kapain nyo na lang. Kasi dito nakalagay is hindi mga paint number. So, tayo natin. Baka makita natin.
Ay, baka sa taas. Ay, hindi. Try natin. Takros. Ayun! Nakita na natin. Grabe, ang ganda. Diba? Oh. In your nose. So, pangalan pala niya is Ruinidas Paulitas. So, yan. Diba? Ang simple lang. Sana may natutunan kayo. And, kung gusto niyo nang magpagawa sa akin, medyo nahihirapan kayo. PM nyo lang ako sa Facebook and donation lang any amount. Kasi yun nga, hindi naman siya sobrang dali. Kung marunong naman kayo sa Photoshop, advantage to sa inyo. Thank you.